at nakatutuhan. Purihin natin ang Panginoon sa pamamagitan ng ating paglalahat ng kanyang mga katotohanan. At ang magandang kasulatan po lamang ang magsisilbi nating gabay at tanglaw upang malaman natin ang mga bagay na dapat pa nating alamin ang sa banal na kasulatan. Ito po ang ikalawang bahagi ng ating pag-aaral tungkol sa tunay na pinagmulan ng Christmas. At ito ay isang napakagandang paksa, pangalawang beses natin itong tinalakay sapagkat ito ay patuloy na ginugunita ng ilang mga kapatid na nasa iglesia at hindi ito limit sa ating kaalaman sapagkat upang nakalimutan ang stand na tanging katuturan lamang ang ating gagawin sa usapin ng pananampalataya, pagkilos, pananalita at pagsasapuso, makikita natin ito sa banal na kasulatan ang nais niyang ipakilala sa bawat isa sa atin. Kaya naman ito ay napakahabang usapin na walang natapusan. At para sa ilan, lahat ng sabihin natin ay kukontra o sasalungat sa pangyayari ito na nagaganap ay mga kaigilid. Pero ang tatandaan natin, ang pinag-uusapan dito, yan na nga yung salita, yung root word, Christ. Magiging maselan tayo sapagkat Panginoon natin, Jesus, ang pinag-uusapan dito. Ngayon, para matapos lahat ng pinag-uusapan, bumalik tayo sa nakaraan, yung kasaysayan. Dahil mahalagang malaman ang bawat isa sa atin ito, kapagka tayo ay mga Kristiyano. Ano po? The precise origin of the sign in December 25 as the birthday of Jesus is unclear. Maliwanag yun. Malabo na may pinakilala, walang mababasa. The Holy Scriptures provides no clues in this regard. Kasi ang pinag-uusapan nga po natin ay salita ng Diyos. Dito tayo nakabatay sa lahat ng ating gagawin, lalo-lalo na sa loob ng pagsamba. Mapapansin nyo kanina, walang piano, walang gitara, walang tambol. Kasi nga, ang paraan ng pag-awit sa Diyos, a cappella. Sabihin to sing without instrument. Yun po ang ipinapakilala sa atin. Ito ay isang okasyon para sa karamihan. Ginagamit ang salitang ito para sa isang espesyal na pagdiriwang na tinatawag nilang Pasko. Sa kabila ng lahat ng magagandang papuri patungkol sa kapangalaman ni Jesus, nakatago naman ang isang lihim na kahulugan. Hindi kasi maaaring na ito ang gagawin natin, iniutos ng mga bishop, cardinals, mga pope, ay ito na nga. Hindi ito pwede sapagkat babalik tayo sa kasaysayan. Kasi nga, pinag-uusapan dito ang ating Panginoong Jesus. Magiging maselan po tayo kapag siyang pinag-uusapan sapagkat meron siyang ipinadalang salita sa pamamagitan ng mga propeta at apostol na mababasa natin. Pag binuksan natin yung Book of Luke, nangangaral si Lucas, hindi ako. Ano po, yun ang dapat natin makita kahit sa isip sapagkat kami man na tagapagsalita ay instrumento lang. At tayo magkakapatid ay pare-pareho lang na hindi gaya ng iba na may pagkapanginoon sa iglesia, may pagkabatas, yan, ganyan yung iba. Kaya yung iba utos ng utos. Mag-bossing sila sa loob ng iglesia. Ako, hindi po ako ganun. At pinapakilala nga po natin sa umagang ito, yung buong kasaysayan na may kinalaman sa pinagmulan ng salitang Christmas na ito. Ano po? Para sa ilan, nakatanim na ito sa kanilang puso at isipan. Hindi ito kayang baguhin ng sino man. Ito daw kasi ang panahon kung kailan ang isang Diyos ay inaalala at binibigyang pagpupugay at pasasalamat. Kaya napakaraming mababait eh. Lalo bukas. 24 na. Oo nga, 23 na yan. 24. Bukas na ito, napakarami. Peace be with you. Kahit hindi mo ano, para mga politiko eh. Sa nasa bus, peace be with you. Naka-experience ako nung kanina. Kasi may tumatalakay yung Healing Eucharist sa channel ito, pinapanood. Eh, sabi nung pari i-peace be with you, at tutulong ako, may nakita-peace be with you dito. Ang babae, 23 pa lang yan. Lalo mo na yung 24 at 25. Pagdating ng 26, nag-aaway na sa party niya. Diba? Kaya makikita mo, ganito ba ang paraan? Isang araw lang may pagmamahal? O yun sinasabi ng banal na kasulatan na iibigin mo
ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili. Nandoon yung pag-respeto sa kanya. Pagpapahalaga bilang isang tao, kaya nga, sabi nila, walang sino man ang nabubuhay para sa sarili lamang. Kasi kung itago tayo sa isa't isa, lalo pag sumasampalataya tayo sa Diyos na tunay. Upang maging masaya ay sumunod na lamang tao. Isang araw lang naman, huwag mo naman balikusin, parang gano'n. Ito kasi ang panahon ng pagpapalitan ng regalo na maraming mahilig sabihin. Pag-alang-ala sa mga kaanak, para huwag nang magugunaw na yung mundong pilit na pilit umuwi kahit isipang labas. Para na namin yung pagpuntong ng alas 12 ay magsama-sama. Bakit magugunaw ba ang mundo? Hindi pa pwede bumas sa mga dawa. Yun ang mabigat eh. Pag-alang-ala sa mga kaanak, pagsasama-sama at panahon din ang pagmamahala. Ito rin daw ang panahon upang makipag-ayos at magpatawad. Yung mga pinagsunusulat ko na yan, nakuha ko yan doon sa isang column na nagulat din ako. Ganun ba? Ganun ba kalalang ito? Na kailangan ba sa loob ng isang araw ayusin lahat? At pinabukasan, whatever will be, will be. Ganun na lang. Ang lahat ng ito ay mula lamang sa opinion ng iilan. Ang problema ay hindi pinakita ng kasulatan ang pwesya ng kaaruan ng tagapagligtas. Karamihan sa mga eskola ng Biblia ay hindi sumasang-ayon nito. Sapagkat si Jesus ay pinanganak sa panahon ng taglakas, autumn, ayon sa salaysay, hindi lupas. Pero wala naman nakalagay na autumn. E paano natin malalaman yun? Pag binasa natin sa aklat ng lupas, mga kapatid, isang mahaba kasi ito, kaya babasahin na lang po namin sa chapter 2. Ng kasaysayan na nangyari. Pinakita nung nakaraan sa Mateo o Matthew na ito, meron pa ko din sa unahan. Sa Matthew na wala tayong nakita. Ano po, sadyang itinago at ipinubli ng mga apostol, ng mga manunulat ang bagay na may kinalaman sa pagsilang ng ating Panginoong Jesus. Walang pechang nakalagay. Ano po? Kaya, ayon sa salaysay ni Lucas, na nalagay dito sa chapter 2 verse 1, basahin po natin, Luke chapter 2 verse 1, nangyari na ng mga araw na yaon na lumabas ang isang utos mula kay Augusto Cesar. Itong Augusto Cesar na ito ang pinakamakapangyarihan ng panahon na yon sa Roma. Kaya nalagay po dito yung salita, and it came to pass in those days that there went out a decree